Ang sabi sa Bible, humingi at kayo ay bibigyan. O, paano ka naman bibigyan ng Diyos kung hindi ka humingi? Magandang umaga po sa inyo lahat. At lalo tigit po ay sa ating Panginoon. O, malapit na po ang eleksyon. Kapag po nanalo ang kandidato ko, ay magbabago po ang takbo ng ating buhay. Kaya lang po ang kandidato ko, kailanman po ay hindi matatalo. Sapagkat ang kandidato ko ay si Jesucristo. At ang Diyos ang ating karampi. Wala pong sino man ang pwede magtagumpay sa mga kalaban natin. Sapagkat ang sabi sa Bible, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino po ang lalaban sa atin? Amen? Kaya tuwing eleksyon, palagi ang panalo. Dahil si Kristo ang ating talagang pambato na kandidato sa buhay natin. Apo. Kaya pagpipili ng kandidato, kailangan may takot sa Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Kasi ang masyasubla na Jobin ngayon na. Ay, parang kakaiba ang itimo ngayon ah. Natin eh. Parang hindi ka makapaniwala sa kandidato ko ah. Pa ang kandidato ko, kahit hindi election eh, binoboto ko. Eh siyempre, mananalo eh. Hindi pwedeng matalo kailanman. Ano mang panahon, ano mang sitwasyon ng ating buhay, lagi natin kasama ang ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po dito ay kahilingan. Kahilingan o ano ba ang ating mga hinihingi sa Panginoon? Lahat po tayo may kanya-kanyang gusto sa buhay. Lahat po tayo may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Ngunit ang sabi sa Bible, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Kaya nga po, lahat ng tao, alam naman po natin, lahat po yan, tayo ay humihingi minsan ng anumang gusto po natin sa ating Panginoon. Humihingi po tayo ng tulong sa Diyos. At ang sabi sa Bible, ano po ba yung ating kahilingan? Kapag tayo po ay hihingi, humingi po tayo sa Diyos, huwag po sa tao. Ang sabi sa Bible, sumpain na nagtitiwala sa kapwa-tao. Kaya ibig sabihin, kung may kailangan po tayo, ay lagi po tayo sa Panginoon lalapit. Lagi po tayo sa Panginoon hihingi. Huwag po tayong hingi ng hingi kung kani-kanino. Sapagkat ang kakayahan po ng tao ay may hangganan. At hindi po ganun kagaling ng tao. Minsan yung mga hinihingi natin sa tao at kalimitan ay hindi po niya naibigay. Bakit? Dahil ang kakayahan po ng tao ay may limitasyon. Yung inaakala mo minsan tao tutulong sa'yo, eh siya pa palang magiging kalaban mo bandang huli. At yung inaakala mong kalaban mo, siya pala magiging kakampi mo. Ano po? Kaya nga po, ang sabi sa Biblia, sumpain ang nagtitiwala ka sa kapwa-tao. Kung tayo magtitiwala, kailangan po ay laging sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag po tayo masyadong bilib na bilib kung kani-kanino. Ano po? Sapagkat ang isang tao ay may kakayahan. At ang kanyang kakayahan, may limitasyon. Pag nanalo ang kapitan ko, nakalit pa talang kapitan at pag nanalo ay papagbabago naman ang barangay. Ano po? Walang makapagbabago ng barangay at ng buhay ng isang tao malibang siya ay makakilala sa Panginoon. Diba? Kung gusto po nating mabago ang ating barangay, dapat unang-una tayo ay makakilala sa Panginoon. Lahat ng tao makakilala sa Diyos. Kaya ang dapat na iboto yung taong may takot sa Diyos. Bakit? Dahil ang taong may takot sa Diyos, marunong manalangin. At yung taong walang paniniwala sa Diyos, hindi marunong manalangin.
Ba? Ngayon, paano pagpapalain ang Panginoon ng isang barangay na wala namang takot sa Panginoon ang namimununo? Kaya nga po, tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, ang sabi dito ay kahilingan. So, kung hihilig tayo sa Panginoon ang namimununo, kailangan po may takot sa Diyos. Yung pastor, hindi ko nilang lumabang kapitan. May takot ka sa Diyos eh. Eh, kaso nga lang po ay wala po tayong balak lumabang ng kapitan ah. Di ba? Ang gawin po natin, manalangin po tayo sa Panginoon na ang manalo na kapitan ay may takot sa Diyos. Di ba? At siyempre, ibuboto mo yung matakot sa Diyos. Alam mo naman na walang takot sa Panginoon ng isang lalaban, ibuboto mo pa. Di kasalanan mo. Di ba? Kasalanan mo. Kung siya ay mahalal dahil sa pagboto mo. Tandaan po natin, tayo ay tumutulong sa ating barangay, sa ating lipunan, at sa darating na eleksyon, napakalaking halaga po ng ating papel upang tayo ay magluklok ng isang namiminuno sa ating barangay. Huwag niyo pong sasayangin ang inyong boto sapagkat kapag sinayang niyo po yan, kayo din po ang mamumroblema bandang huli. Sabi sa Biblia, kahilingan. Ano ba ang kahilingan natin sa buhay? Maging maaluan ang ating pamumuhay. Di po ba? Sino po sa inyo humihiling na hindi maging maluwal ang kanyang pamumuhay? Pastor, hindi na ako nananalangin na ako ay gumanda pa ang buhay. Kaya pala ganyan ka eh. Diba? Oh. Bakit ka hindi hihingi? Humingi ka sa Diyos. Sapagkat ang humingi ay bibigyan ng Panginoon. Anong sabi sa aklat ng Mateo 7:7? Ang sabi ganito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Unang-una, humingi daw tayo at tayo'y bibigyan. Eh, paano kang bibigyan? Hindi ka naman humingi. Di ba? Paano kang bibigyan ng Diyos? Hindi ka naman humingi. Eh, hindi ka nga yata nananalangin bago matulog eh. Di ba? Eh, ang paghingi sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. At ang sabi, paano ka bibigyan ng Panginoon? Ang sabi, paano ka bibigyan ng Diyos kung hindi ka naman po humingi? Diba? Tingnan niyo po yung mga magtatanim. Pagtag-araw, nananalangin sila Panginoon, pabagsakin yung ako ang ulan. Diba? Ang sabi ng Panginoon, sama-sama at mabuti ay mabuti po ang Diyos. Sama-sama at mabuti, nagpapaulan ang Diyos. E lalo na po kung ikaw ay hihingi sa Panginoon bilang anak niya. Humingi ka sa Panginoon, ano bang hingin mo? Panginoon, gusto ko pong magkaroon ng medyo guminahaginhawa naman po ang aming buhay. Pagpasok po ng 2024. Panginoon, ako nga po ay iyong pagalingin. Panginoon, ako nga po inyong ingatan. Ang sabi sa Bible, humingi at kayo ay bibigyan. O, paano ka naman bibigyan ng Diyos kung hindi ka humingi? Hindi naman siguro tama na hindi ka humingi, bibigyan ka ng Diyos. At yung mga masisipag humingi sa panalangin, binibigyan din ng Diyos. Pwede matulog lang tayo na matulog. Hindi ka po aani kapag hindi ka nagtatanim. At yung mga umaani, iyon yung nagtatanim. Sa paghingi sa Panginoon, ganyan din po yan. Panalangin, para ka po nagtatanim. Maghihintay ka na lang. Pag humingi ka ng sa panalangin sa Panginoon, maghihintay ka lamang po at ikaw ay bibigyan ng ating Diyos. Eh, paano kung wala ka namang hinihingi? Diba? Kaya mahalaga, tayo po ay manghingi sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Upang darating po ang panahon, tinutugon ng Diyos ang iyong mga panalangin. At ikaw ay bibigyan po ng ating Panginoon. Hindi po ang Diyos unfair na yung masisipag manalangin, bibigyan ng Diyos. Yung tamad manalangin, bibigyan din ng Diyos. Nang kaparehas doon sa masipag manalangin. Hindi po. Kung sino ang masipag, siya ang pinagpapala ng Diyos. Ang sabi sa Bible, huwag pakainin ng tamad eh. Kaya kung tamad ka rin sa panalangin, hindi ka rin bibigyan ng Diyos ng biyaya. Kaya dapat, lagi pong manalangin.
bakit ba naman ibubuka mo lang ang bibig mo, magsasalita ka lang, hindi mo pa kaya. Pero pag pagkain, hindi pa naman hindi pa naman nakain, napapanguya ka na. Mananalangin, hindi kaya. Hindi po ba? Gusto ng Diyos, marinig po ang ating mga kahilingan. Hindi mo pa man ginagawa. Hindi mo pa man iniisip. Alam na po ng Diyos yung mangyayari sa iyo. Hindi mo pa hinihingi. Alam na ng Diyos na hihingin mo. Hindi ka pala po nabubuhos sa sinapupunan ng iyong magulang. Alam pa na ng Diyos kung sino ka at ang itsura mo. Ang gusto lang ng Diyos, huwag tayong maging tamad. Ibig sabihin, matuto po tayong manalangin. Diba? Kaya kailangan maging masipag po tayo sa ating panalangin. Sino masipag manalangin, ay siya pong pagpapalain ng Diyos. Humingi kayo at kayo'y bibigyan ng ating Panginoon. Umanap kayo at kayo'y makakatagpo. Ibig sabihin, kung gusto mo pong matagpuan ang pagpapala ng Diyos, kung gusto mong ikaw ay guminhawa, umanap ka. Ibig sabihin, gawin mo yung kakayahan mo para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Eh, gusto mo palang kumain ng kamuting kahoy, bakit hindi ka magtanim? Oh, di po ba? Ay, bibili na ako, Pastor. Ay, ang tanong, hindi pambili ka ba ka? Oh, pag wala kang pambili, magtanim ka. Ay, kung marami kang pambili, eh, di bumili ka. Ang tanong, saan ka kukuha ng pambili? Yan. Di ba? Kaya nga po, humanap at makakasumpong. Ibig sabihin, pag hinahanap mo yung pagpapala ng Diyos, ibibigay po sa'yo ng Diyos yan. Ako'y magtatanim. Bakit? Darating ilang buwan, ako'y mag-aani at ako'y pagpapalain ng Diyos. Ganun po lang ang masimple, di po ba ka? O, yung mga tinanim kong liyo, siguraduhin ko po, darating ang panahon, eh, mag-aani ako niya. Nag-aani ngayon walang tinanim. Ako pang nagtanim. Sabi, dikit-dikit daw. Eh, yung iba ngayon, walang tinanim kahit isa eh. Nag-aani. Ako pang dikit-dikit. Ay, di dikit-dikit din ang ani. Di po ba? Iba. Iba ang pagpapala ng Diyos sa mga taong masisipag. Masisipag, maglingkod sa ating Panginoon. Kapag daw ikaw po ay humana, makakatagpo ka. Kaya kapag hinanap mo ang Diyos, matatagpuan mo ang Panginoon. Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Diba? Kapag ikaw ay kumatok sa pintuan ng langit, sa pamagitan ng panalangin, ay pagbubuksan ka po ng ating Panginoon. Diba? Ang pagkatok sa Panginoon, ang panalangin ay para ka pong kumakatok sa pintuan ng langit. At kapag ikaw po ay laging kumakatok, pagbubuksan ng Diyos ang pintuan ng langit at ibubuhos po sa iyo ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya dapat po ay maging masipag po tayo sa pananalangin. Huwag po tayong tatamad-tamad sapagkat ang tatamad-tamad ay tamad din pong pagpalain ng Diyos. Diba? Tignan niyo ang Diyos sa sipag. Diba ba? Lahat ay nilikha niya sa pamagitan ng salita. Pero nung likha niya ang tao, hindi na po siya nagsalita. Hindi na sinabi magkaroon ng tao. Ay baka po sinabi niya magkaroon ng tao, baka paglabas ng tao, parang cartoons. Ano po? Talagang sinigurado niyang, ah, talagang ito yung pagaganda, ito ang itsura. Kuha po siya ng putik, alabok. Alabok ang sabi ay, hindi po ba yung alabok kung ito ay rapunod pa? Pag ikaw ay dinaanan ng jeep, talaga po hindi ka makakabuntot sa alabok. Ang hirap po ipunin nun. Para maipon mo, babasahin mo yun. Para manilok ng tao, babasahin mo yun. Hanggang sa magmukha po siyang tao. Talagang nililok ng Diyos na napakagawa po niyan. Hindi po maganda. Lalaki kasi ang nilikha ng Diyos eh. Napakagwapo. Yan. At talagang, nung hinga niya sa ilong, nagkabuhay. At yung Espiritu ng Diyos, binigyan tayo. Kaya pag tayo namatay, yung Espiritu ng Diyos, masama at mabuti, kukunin sa iyo yan, luwi sa Panginoon niyan. Yung kaluluwa mo, pag masama ka, hatulang ka ng Diyos. Pag ikaw ay mabuti at naglilingkod ka sa Diyos, dadalhin ka ng Diyos sa langit, sa piling ng Panginoon. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na may Espiritu niya. At ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, ang tao ay matatalino. Opo, matalino pa ang tao.
Maniwala ba kayo na walang taong bobo? Wala po nakalagay sa Biblia ang taong bobo eh. Wala po. Mang-mang, meron. Pero ang bobo, pag sinabi kasing bobo, eh, talagang tanongin mo ang pangalan, di alam. Oo. Oh. Tanongin mo po sa sarakatan, hindi din alam. Oo. Oh. Ay, di naman, bobo yun. Baka yun po ay may problema daw sinaroon. Oo. Oh. May problema po sa utak yung ganun. Pero wala pong taong bobo. Ano yung bakit? Kahit hindi po nag-aaral, eh nabubuhay po yan. Ilang taon na siya? Oo, oh, di po ba? Nakakakuha siya ng pagkain niya, hindi umasa kung kanina-kanino man. Nabubuhay siya ng hindi umasa kanina man. Ganyan ba ang taong bobo? Nabubuhay na mag-isa? Wala pong nilikha ang Diyos na bobo. Kaya lang, kaya nagiging bobo ang isang tao. Tamad. Di po ba? Tamad. Maniwala ako, maraming tamad. Kaya nga sabi sa Bible, huwag pakainin ang taong tamad. Oo. Huwag pakainin daw ang taong tamad. At saka po, pag ang isang tao kasama mo'y tamad, ay nakakaasuyang kasama. Hindi po magandang kasama sa bahay ang isang taong tamad. Pag-isip mo sa umaga, nakapag-walis ka na, nakapag-sahib ka na, nakaligo ka na, aba, yung iyong kasama, nakatukmo-tukmo pa rin. Ano po? Ang sarap Dios pordosin sa puwit. At nakakaano pati nakakahawa po yun. Oh, nakakahawa po yung ganong ugali. Kaya dapat, ang sabi sa Bible, huwag daw pakainin. Eh, paano hindi mo pakakainin? Inauuna pa nga sa kandero. Baka ikaw ang hindi pinapakain. Balag ka ng balag ng trabaho, nung gutom ka na, wala nang kakainin. At dumidigay na nagpapahintag na yung kasama mo. Problema niya kung paano matutunawan. Kaya sabi sa Bible, huwag pakainin ang taong tamad. Naniniwala po ako na walang taong mahina ang isip. Walang taong bobo. Lahat ng nilikha ng Diyos ay matatalino. Sapagkat ang sabi sa Genesis, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. At kapag ang isang tao ay nakakilala sa Diyos, doon na po siya nagkakaroon ng katalinuhan. Bakit? Dahil nagkakaroon ka na po ng wangis sa Panginoon. Kaya lamang humihina ang utak ng isang tao, wala po siya sa Diyos. Wala siyang relasyon sa Panginoon. Pero kapag ang tao ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos, diyan na po tumatalas ang iyong isipan. Bakit? Dahil yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo na. So baka tatandaan po natin mga magulang mga kapatid, kung gusto po natin tayo ay pagpalain ng Diyos, makamit ang ating gusto, hingiin mo po sa Diyos. Hingiin mo po sa Diyos yan at ikaw po ay bibigyan ng Panginoon. Diba, tignan mo yung mga anak mo? Pag humingi sa iyo, kaya mo ibigay, ibibigay mo talaga yun. Ganun din po ang Panginoon. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pag humingi ka sa Panginoon, bibigyan ka po ng Diyos. Ang gusto lamang ng Diyos, marinig po niya sa iyo kung ano ang gusto mong hingiin sapagkat ayon ng Diyos na tayo ay maging tamad. Kaya napakahalaga sa isang tao na siya ay naglilingkod at nakakikilala sa Diyos at tayo po ay humihingi at nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya yung lahat po sa inyo na may kahilingan, magpapasko na. Ano po? Lahat po ng kahilingan nyo, hingiin nyo po sa Diyos. Ibibigay po sa inyo ng Diyos yan. Kung hindi naman ibigay ng Diyos sa iyo, hindi po para sa iyo yan. No? Baka naman hingi mo sa Panginoon, Panginoon, magpapasko na po. Puso na ng Panginoon ang putukan. Pahingin mo ako at malayt na ako yung makapagpaputok din. Ay hindi po siya ibibigay ng Diyos yan. Opo. Hindi siya ibibigay ng Diyos yan. Pahingin ako ng plapla. Ano? Labintalo. Para kang bata kapatid. Ang hingin mo, yung lilipas ang Pasko, masaya kayong pamilya at malakas ang inyong katawan. Sigurado ko kapatid, ibibigay po sa iyo ng Diyos yan. Pero kung hingin mo kung ano-ano lang, hindi yan po sa iyo, ibibigay ng Diyos yan. Ang mahalaga, anuman ang iyong kailangan, hingin po natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Tayo po tumayo, tayo nalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Purihin po na bawat Diyos ang inyong dakilang pangalan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Malaki man po o Diyos o maliit, marami man o Diyos o kaunti, hayag man po o dihayag. Sinasadya man po o God o hindi. Patawarin niyo po kami
at kayo nawamataas sa aming buhay. Sampu na kami mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapatid sa pananampalataya na wala dito. Pagpalaan niyo po kami kung paano niyo kami ingatan sa isang linggo na kalipas, mas lalong tigit sa isang linggo aming harapin. Pagpapalang financial, material, fiscal,